Good morning mga kapamlat, good morning Philippines. Welcome dito sa Realty Philippines TV. Ngayon po ay narito tayo sa Santa Maria, Laguna. Ngayon po, ito po yung kalsada at mayroon pong source na tubig yung ating area na kukuhanan ngayon ng video. Ito'y titulado, ang kanyang total lot area ay 5,000 square meter mga kapamlat. Ngayon po ay pasukin natin yung area para po makita nyo yung iba't ibang mga pananim. Ito po ang pinaka right of way mga kapalmlat ng area at narito po yung pinaka markings or yung muhon ng lupa mga kapalmlat. Para po pagpunta nyo dito ay ituturo sa inyo yung actual na mga boundaries. Ito po yung start ng muhon mga kapalmlat hanggang doon po sa east part na malapit po sa ilog. Okay, ang kagandahan po nito mga kapalmlat ay may mga tanim na po siya. May dananghita, mayroon pong soha, may rambutan, mayroon pong lansonis. At ang isa pang kagandahan ay malapit sa ilog. Ang karating lugar nitong lupa po mga kapamlat ay resort at malinis po yung tubig mga kababayan. Dahil po hindi po dito allowed na yung pag-alaga po ng mga baboy. At yung source po ng tubig ay mula po sa bundok dyan po sa Sierra Madre Mountain. At dito po sa Santa Maria ay sagana po sa tubig dahil maraming mga bukal po dito mga kapalmlat. Kaya po maraming mga farm dito ng iba't ibang klaseng prutas mga kapalmlat. At kung kayo ho ay manirahan dito, napakatahimik ng lugar at marami po kayong mabibiling mga prutas po mga kapalmlat. Okay? At maliban po dyan, yung Santa Maria po ay kilala bilang isang pinakamalapad din na rice belt. At dito po ay mura yung mga bilihin mga kapalmlat. At ito po yung area mga kababayan. Ang hugis po ng lupa ay square at napakalapit lang po sa Barangay Road. Okay, ito naman po yung katabi nating resort mga kapalmlat. At doon po sa dulo ay puntahan natin yung area na mismo naka-frontage po sa ilog mga kababayan. Kaya po pag maglagay kayo ng inyong project or lagyan din po nyo ng resort ay napakaganda po ng area mga kababayan. Ang gagawin po natin ay kagaya po doon sa aming pinuntahan na lugar doon ho sa Quezon Province. Ito po yung inyong gagawin mga kapalmlat para po magkaroon po ng kakaibang resort mga kababayan. Dahil ang kanyang elevation from river ay nasa mga 10 meters. Ito po yung gawin nating lagyan po natin ng hagdanan. Panoorin po nyo yung footage na ating kinuha po sa ibang lugar mga kapalmlat. Ito po yung kinuha na natin ng video doon sa Quezon Province mga kapalmlat. At mataas po, pangpang po yung kanyang sewer lines. Kaya po nilagyan po nila ng hagdanan. At ito po yung gagawin natin sa ipinakikita nating lote sa inyo ngayon dito po sa Santa Maria, Laguna. Okay, ang ganda po ng area mga kapalmlat. At maliban dyan, mas malapit po sa Metro Manila yung Santa Maria, Laguna. Pag pagandahin natin yung pag-develop nito ay talaga namang dadayuhin po yung inyong magiging resort mga kapalmlat. Yan. At maliban dyan mga kapalmlat, flatland po yung area na ito at may mga niyog tayong nakikita at iba't ibang mga prutas gaya po nang nabanggit ko kanina. Tingnan nyo yung tubig po. Maganda or malinis po yung tubig dahil nga po resort at yung hangin po ay malamig dito sa area na ito. At ito naman po yung boundary. Mayroon na pong bakod dyan mga kapalmlat. Kaya po pagpunta nyo ay maaari namin ituro sa inyo. At ito naman po yung tubig mga kababayan. Tingnan nyo. Mula po dito sa lugar na ito hanggang doon po sa taas ay puro po mga resort yan. Kaya po bawal na po dito yung pag-aalaga po ng baboy mga kababayan. Ngayon yung area na ito ay malapit lang po sa Santa Maria town proper, almost mga 3 kilometers lang po. At malapit din po ito sa Pililla Windmill at malapit din po sa Siniluan Bus Terminal. Ang inyong dadaanan po na lugar pag kayo ho ay galing sa Manila ay Antipolo, bababa kayo dyan sa Pililla, Mabitag, and then kakaliwa kayo dyan papunta po sa Santa Maria Municipal Hall. Ganun lang po siya mga kapalmlat. At pag kayo naman po ay galing ho sa south part ng Luzon, dalawa po yung inyong dadaanan. Pag kayo ho ay galing sa Bicutan, ang inyong dadaanan po ay C6 Road, and then Antipolo, Teresa, Baras, Tanay, Pililla, Mabitag, at kakaliwa kayo dyan papunta po ng Santa Maria Municipal Hall. Yan. Ngayon, ito naman po yung dinedevelop din na resort na katabi po natin mga kapalmlat. Ang ganda po ng area kaya po
Hindi po madumi yung tubig dito dahil alagang-alaga po ng ating pamalaan. Malinis yung area at disiplinado po. Tahimik na lugar po yung Santa Maria, walang gulo mga kapamlat. Busy po yung mga tao dito sa pagtatanim sa kanilang mga farm, mga kapamlat, dahil yung Santa Maria po ay isa sa pinakamaraming niyog, rambutan at lansonis, lalo na po yung daranghita mga kababayan. Ngayon po mga kapamlat, ano yung adbintahe pag kayo dito kumunik sa Realty Philippines TV? Number 1 po, turn nyo ng tripping ay makikita nyo agad or makakausap nyo agad yung may-ari mga kapamlat, dahil minsan po ay mayroon tayong mga karanasan na karaan na hinahanap po ng buyer yung may-ari. Sabi po ng kasama ko ay schedule po yung pagpunta sa may-ari, yung pala katabi po niya yung may-ari ng lote mga kapamlat. Yun pala ay may hokus-pokus pa silang gagawin mga kapamlat, dahil hindi naman po ako nakipag-negotiate. Ako'y pinakilala sa mga kasama na driver lang. At sa kanya daw po yung sasakyan na Innova mga kababayan. Ganun po kasi nungaling yung mga dati nating mga kasama mga kaparmlat. From May or from October to April ay wala pong binta kahit isa. Dami-dami pong tripping na nangyari mga kaparmlat. Hindi ko po alam dahil ako'y pinaiwan lang sa sasakyan kung may binta o wala mga kaparmlat. Bumastos ako ng napakalaki at minsan po ay natatakel or tipo sa channel na wag bara-bara ang sarili po pinapatamaan mga kaparmlat. At ngayon po ay mas matindi pa po yung pagiging makapal yung pagmumukha mga kaparmlat. May mga nanghihingi na po sa YouTube channel ng pera sa abroad ha? Mga kababayan nating nasa abroad, mas kilala po nyo yung inyong dapat tulungan mga kababayan. Huwag na po nyo idaan sa kung sino-sino pong kahapon lang po lumitaw sa internet. Ngayon po ay malakas ang loob na manghingi po ng pera. Okay? At kung magsasalita po tungkol sa lupa, ang akala mo ay abogado, yun pala ay pinapanood lang po dyan po sa channel ng Batas Pinoy. Ha? Mga kapamlat, doon ho kayo manood din dahil po ay namumulot lang, and then ang kinin nakala alam talaga yung mga ganong bagay mga kababayan. Okay? At nakaraan po may nag-text sa akin, bakit Rosendo yung iba po ay pinatatamaan mo pa? Hindi na lang po pinakikita nyo yung inyong lupa mga kapamlat. Sagot ko po dyan, pag hindi po ako galit sama-sama ay ganun din po yung aking gagawin mga kapamlat. At ang text pa ng iba, baka raw nainggit ako. Okay mga kababayan, pag tayo ho ay nainggit ay gawin din po natin ang kanilang masamang mga ginagawa. Yan po, mula dito sa Santa Maria, Laguna, magpaalam na po ako. Ako si Rosendo Saminyan, ang inyong pinakahamak na kapatid kapamlat. Ito ang inyong pinakamunting channel, Realty Philippines TV. Mabuhay po tayong lahat.